Patay sa pamamaril ang isa umanong leader ng grupong manggagawa sa Banaue Avenue sa Quezon City kanina. Patungo raw sana sa hearing ang biktima ng tambangan ng riding in tandem. May ulat on the spot si Alan Gatos ng Superradio DZDD. Alan? Konni, patay ang isang lalaki matapos na pagbabaralin ng riding on tandem sa Banaue Avenue, Quezon City. Sa impormasyon na ibinigay ni Superintendent Tomas Nunez, Station Commander ng Station 1 ng QCPD, nangyari ang pamamaril sa tapat ng National Labor Relations Commission o NLRC sa Banaue Avenue. Ayon kay Superintendent Nunez, dadalo raw ito sa isang labor case dahil tumutulong ito sa mga empleyado ng isang taxi company. Pero habang may hinihintay daw ang biktima sa gusali ng NLRC, sa Banaue ay lumapit ang isa sa dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima. Sa mga ID naman na nakuha ng mga pulis mula sa wallet nito, nakilala ito sa pangalan na Edilberto Mirales na tagapasong tamo, Quezon City. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang pag-imbestiga ng mga tauhan ng QCPD. Connie? Yes, Alan, na-establish na ba ng pulisya, may lead na ba kung sino itong mga sinasabing riding in tandem na ito at anong maaaring naging dahilan umano ng pagtatambang dito sa lalaking ito? Connie, sa ngayon patuloy pa rin yung pag-iimbestiga nitong mga tauhan ng QCPD at gaya nga nung binabanggit nitong si Superintendent Nunez, dadalo itong si Mirales sa isang labor case na mga tinutulungan niyang empleyado ng isang taxi company. At isa sa dahilan ay may hinihintay itong si Mirales dun sa tapat ng gusali. Pero habang may hinihintay, may biglang lumapit na riding in tandem, kaya nung barilin, kaagad na namatay itong biktima. Maraming salamat, Alan Gatos ng Superradio DZBB.